Salamat, hindi kaya na 6:30 on the clock. At syempre ang ating live spoken poetry ay nagmula pa yung dyan kay C.N. Lawrence Monterrey. And of course kay As Lady Gia at kay Marshmallow Gel. Yung sinasabi natin ng The Power of Love. Napakamahiwagan ng pag-ibig mga tindikin eh. Well, of course, The Power of Love ang ating topics for today or tonight. 6:33 on the clock. Ayoko na, suko na ako, pero mahal kita, pero tama na. Yung mga sinasabi ng I love you, pero goodbye. Maraming dahilan bakit tayo nasasaktan. Pwede dahil sa pagkakadapa, pagkakasuntok, pagkauntog, pagkahulog sa sahig, pagkasugat, at marami pang iba, di ba? Pero wala yung kumpara sa nararamdaman natin ngayon. Ibang hindi physical, kundi emotional. At hindi kayang lutusan na lutasan ng alcohol. At band-aid lang, yung bang pag nadapa ka lang, wape, patatawagin mo si nanay. Tapos maghihingi ka ng alcohol, lalagyan mo ng band-aid. Mga ganyan nga mga physical na sakit. Kahit anong iyak mo, hindi mawala-wala. Kahit matulog ka, kinabukasan pagkagising mo, andun pa rin yung sakit. Yung sakit na nanggaling sa puso mo dahil nagmahal ka. Sabi nila, mahirap at masarap daw sa pakiramdam ang maging in love. Siyempre dahil lagi kang nakangiti, inikilig at lagi kang inspired. Oo, party yan ng love eh. Pero di mo maiiwasan ng hindi masaktan, mga tindikan. Kasi pag nagmamahal ka, kasama na dyan ang masaktan ka. Kasi hindi naman yan puro sa'yo lang. May mga taong medyong minamalas at nasasaktan. Sila yung nagmamahal na nga ng totoo, nasasaktan at sinaktan pa sila. Minsan natanong natin, bakit ang tanga ko? Bakit ang tanga-tanga ko, di ba? Literal na tanga. Ba't ba di tayo makahindi sa kanila, hindi natin matiis? Bakit ba nila tayo sinasaktan, inagmamahal lang naman tayo? Yung mga tanong na, bakit ba kahit sinaktan na ako, mahal ko pa rin siya? Yung mga tanong na, bakit di natin siya maiwan? Maraming tanong. Pero alam natin, isa lang ang sagot niyan. Dahil sobra natin silang mahal, kaya kahit anong sakit, yung nararamdaman natin, mahal na mahal pa rin natin sila. Di ba ganun naman daga, pag nagmahal tayo, gagawin natin lahat para sa taong mahal natin. Yung kahit nagmumukhang tanga tayo, wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, basta mahal mo siya. Kung may mga ganyang tao, yung ibang mga tandikan natin, nakaka-relate minsan sa mga ganyan. Nagmahal ako, tapos nasaktan ako, sasabihin sa sarili nila na bakit pa ako nasasaktan? Tanungin mo muna yung sarili mo, bakit ka ba nagmahal? Kasi pag nagmahal tayo, hindi natin maiiwasan ang masaktan. Parte na yan ng buhay ng isang pagmamahal. Kumbaga nasa dugo na yan, umakapit na yan. Dahil sa pagmamahal natin sa isang tao, kaya tayo nasasaktan. Tingit mata natin ginagawa ang mga bagay para sa kanya. Yung alis mga tandikan na yung tinatawag nila na durog na yung puso natin sa sobrang sakit. Yung halos namamanhid na tayo. Yung kunting iyak lang niya, mapapatawad na natin sila. Wala eh. Sabihin natin, mahal natin eh. Pero nakakapagod din pala, di ba? Nakakapagod magpangatanga. Nakakapagod masaktan pa ng paulit-ulit. Actually, nakakasawa na. Kasi, paulit-ulit na lang. Pero bakit, natanong ba natin ang sarili natin na bakit paulit-ulit na lang hindi pa rin tayo nadadala? Kasi nga daw sinasabi natin, mahal na mahal ko kasi. Handa akong magpakatanga sa taong mahal ko. Okay ka lang ba? Kailangan mo ba magpadala sa mental hospital? Tawag ka lang sa akin, papadala kita. Diba? Paulit-ulit na lang, pero hindi pa rin tayo nadadala. O hindi ka pa rin nadadala.
Masyado tayo kong magmahal. Binibigay natin lahat. Hindi na tayo nagtitira para sa sarili natin. Gawin ba natin tanga ang sarili natin? Kailangan ba natin tiisin ang kahit anong sakit? Antayin ba naman natin ang taong hindi na dadating? Kahit tayo nasasaktan, hindi tayo nagtitira para sa sarili natin. Love ourselves and love yourself. Dapat pag nagmahal tayo, yung sakto lang daw, hindi yung sobra. Dapat magtira tayo para sa sarili natin. Kumusta ka naman? Binigay mo ng lahat ang 100%. Wala ka namang tinira sa sarili mo. Paano ka pa magmamahal ulit? Ayun, sakto lang. Huwag natin nga ibigay yung sobra. Magtira tayo para sa sarili natin. Katulad nga na nangyari diyan sa ano. Kaya si Ian Lawrence Monteri, mahal kita pero tama na, ayoko na. Para kung sakaling iwan nila tayo, eh hindi tayo masasaktan ng sobra sa huli. Tapos sasabihin natin sa sarili natin, bakit nga ba tayo nasasaktan pagdating sa pag-ibig? Bakit nga ba? Natanong niyo ba yung sarili niyo kung bakit ba tayo nasasaktan pagdating sa pag-ibig? Inagmahal ka. Yun ang pinaka the best answer dyan. Hindi ko din alam dahil sabi nila na hindi ko din alam kung bakit sobra tayong masaktan pagdating sa pag-ibig. Dahil ba umasa tayo? Dahil ba binigay natin lahat ng pagmamahal natin sa kanya? Dahil ba nagbubulag-bulagan ka sa mga pagkakamali niya? Dahil ba pinagpalit ka niya sa iba? Dahil ba may mahal na siyang iba? Dahil ba hanggang kaibigan lang kayo? Dahil ba may pagkakamali ka kaya iniwan ka niya? Dahil ba naging masyado kang naging kampante na mahal ka niya kaya pinabayaan mo siya? Dahil ba iniwan ka niya? Dahil ba nagsawa na siya? Dahil ba kayo, dahil hindi ba kayo bagay? Dahil ba ayaw sa'yo ng pamilya niya? O dahil nagpakatanga ka lang talaga sa kanya? Maraming tao nakaranas ng iba't ibang sakit. Yung iba, emotional. Bakit daw emotional? Kasi dinidibdib nila masyado. Tinago nila yung nararamdaman nila sa puso nila. Siguro nila tinatago. Kasi ayaw nilang may makakaalam ng tunay na nararamdaman nila. Tinatawag nating makasarili. Hindi ka na nga nagtira para sa sarili mo, sa sarili mo pa yung problema mo. Ano ang mas masakit doon? Siguro na tinatago kasi ayaw nilang makaalam ng tunay na nararamdaman nila. Dahil akala nila walang dadamay sa kanila. Kasi akala nila babaliwalain sila. O babaliwalain din sila ng ibang tao tulad ng ginawa ng taong dahilan kung bakit nila kinikim-kim yung sakit na yun sa puso nila. Yung iba naman dyan, physically, nakakaramdam sila ng sakit. Paano mangyayari yun? Maglalaslas ng pulso si ate, si kuya. Magtatali ng lumbid sa taas ng kisame si ate, si kuya. Isa lang nakapanakit sa'yo, o idadamay mo pa pamilya mo na mahal na mahal ka. Physically na nasaktan ka na, physically pain, emotionally pain naman ang ibinigay mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Papa ka matay? Kumusta naman ate, kuya? Diba? Nakakalungkot isipin na may mga tao nakakaranas ng mga ganitong kondisyon, mga ganong mga sitwasyon. Dahil hindi na nila kinaya, naghahalo-halo na daw yung mga sakit na nararamdaman.
iba pang problema sa buhay, dun dumarating yung puntong mawawala na sila ng pag-asa. Winawa ka sana ni kuya ni ate ang sarili nilang buhay. Missing ka. Papakamatay dahil daw iniwan ng asawa o ng malala dahil lang iniwan ng boyfriend. Take note, boyfriend lang yon. Pero sinasayang nila yung magandang buhay na dapat meron sila. Okay ka lang, ate kuya. Magpapakamatay ka dahil iniwan ka ng boyfriend mo. Hello, kumusta naman? Boyfriend or girlfriend lang yon. Pero sinasayang mo naman yung magandang buhay na dapat meron ka. Yung iba daw nagbubuwis ng buhay dahil lang sa simpleng dahilan. Hello naman sa inyo. Tulad ng iniwan niya kasi ako, pinagpalit niya kasi ako, pinaasa niya lang ako. Marami pang iba dyan. Marami pang dahilan. Dahil lang doon, tatapusin mo yung buhay mo. Buhay na ibinigay sa'yo at buhay na ibinigay sa'yo ng Diyos para makita mo ang ganda ng sanlibutan. Doon pa lang, nandoon na yung the power of love. Kung bakit tayo ginawa o nilikha ang sanlibutan, dahil sa pag-ibig ng Diyos ay sa pag-ibig ng poong lumikha ng langit at lupa. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, nagkaroon ng buhay ang sandaigdigan. Nagkaroon ng tao at tayo yun na hinubog niya ng mayroong pagmamahal. Tapos magpapakamatay ka lang dahil iniwan ka ni boyfriend, ni girlfriend, ha? Be strong enough. Mahalin mo ang sarili mo. At mahalin mo ang Diyos. Tandaan mo lagi, kaya nakakaranas ka ng ganyan ngayon ay dahil alam ng nasa itaas o ng Diyos na makakaya mo. Kasi alam niyang strong person ka at hindi rin rason ang mga bagay na yan na bawiin mo ang buhay mo. Isipin mo lang yung mga taong nandyan sa paligid mo na nagmamahal sa'yo. Nandyan ang mga magulang mo, ang mga kaibigan, mga taong importante sa'yo. Isipin mo, hinalakan ng nanay mo sa sinapupunan niya for 9 months. Lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit, tiniis niya lahat. Nabuhay ka nang wala siya. Kaya, kaya mo ding mabuhay kahit wala na siya. Diba? Sa panahon ngayon, madaming tao na yung hindi na naniniwala sa true love, yung soulmate, kasi naranasan nila yung masaktan ng sobra. Dahil dito, dinandim nila sa mga isip at puso nila na hindi na sila magmamahal ng totoo. Magloloko na lang sila. Gagawin nila sa iba ang ginawa sa kanila. Revenge. O ano ang ginawa sa akin ng taong niloko at sinaktan ako, ganun din ang gagawin ko sa taong susunod na magmamahal sa akin. Iiwan ko din siya, sasaktan ko din siya. Hello ka boy and girl, hello ka babae, lalaki. Kumusta naman? Doon pa lang sa ginawa mo, wala nang the power of love. Alam nyo, lalong dumadami at nadami pa ang mga taong heartbreaker at darating sa punto sa sobrang sakit, maranasan rin na wala ng taong magmamahal ng totoo. Darating ang panahon na kapag ginawa niyo yan, wala ng taong seryoso. Wala ng taong masasaktan kasi para sa kanila, puro laro na lang. Hindi mo ba napapansin o hindi nyo mga napapansin mga tanikan? Na pag nasasaktan ka, pag dinidibdib mo ang pagiging broken-hearted mo, nakakalimutan mo na na may Diyos at may taong nakapaligid sa'yo para tulungan ka. Yung depressed na depressed ka kasi heartbroken ka, breaker ka, broken-hearted ka. Naisip niyo yun? Nakakalimutan na natin yung may Diyos naman pala. May tao naman na palang nakapaligid sa atin para tulungan tayo. Para pakinggan ka. Para damayan ka. Na
Nakakalimutan mong may sarili kang pamilya para pagtuunan ng pagmamahal mo na dapat ay sa kanya. Nakakalimutan mo na may mga kaibigan ka na handang damayan ka. Nakakalimutan mong may Diyos na kahit hindi mo nakikita, handang makinig sa'yo at damayan ka sa lahat ng iyong problema. That's the power of love. At alam niyo yung huli? Nakakalimutan mo nang mahalin yung sarili mo. Lagi mong tandaan para hindi mo maranasan ang mga emotional stage, physical stage, at lalo ng mga mental stage, kailangan open-minded ka sa lahat ng mangyayari sa'yo. Pag pumasok ka sa isang relation, why? Pumili ka ng taong karapat-dapat talaga sa pagmamahal mo. Yung taong deserving, yung taong pahahalagahan ka. Dahil makakaramdam ka ng saya sa bawat relasyon papasukan mo. Pero tatandaan mo, panandalian lang ang sayang yan. Huwag mong iisipin na laging happy moments ang mararanasan mo at mararamdaman mo sa isang relasyon. Dapat kasi, handa ka rin sa mga consequences na mararanasan mo kapag hindi mo na-handle na maayos ang relasyon nyo. Tandaan mo, kayo ang gagawa ng happy ending ninyo. Kung sumuko ang isa sa inyo, dapat ang isa hindi susuko. The power of love. Kung sumuko ang isa sa inyo, dapat ang isa ay hindi susuko. Kagawin niya lahat, papatunayan niya lahat ng story, may happy ending. Sa pa, wala pa naman sigurong taong hindi pa nasaktan, di ba? Sino ba ang hindi nasasaktan pa dito? Sino ang hindi? Bata pa lang tayo, nasasaktan na tayo, di ba? Alam na natin. Nasaktan ka na ba dahil sa pag-ibig? Kung oo, nararamdaman kita, mga kaibigan. Nararamdaman kita, mga katandikan. Sakit, di ba? Yung tagos hanggang buto. Pero kung hindi, aba, check-check din, baka di ka tao, best. O di kaya abnormal ka. Well, anyway. Tayo naman, may iba't iba naman tayong pananaw tungkol sa the power of love. Anyways, ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng pag-ibig ay nagmumula sa ating puong may kapal at nagniniwala sa Diyos na siyang lumikha ng sanlibutan. Magandang gabi, mga tandikan.